So, hi guys, Pops is Sorted here, and ngayon, sasamahan nyo akong laruin natin itong bagong game from Steam, which is called Humanity. So, ito ay isang early access na game, so ibig sabihin nun, hindi pa ito tapos, under development pa rin siya, kahit siya ay na-release na sa market, and aasahan natin na madami pa dito mga bugs, at kung ano-ano pa na pwede nilang i-add, no? Ayusin nila ito habang naka-release na sa wild. Anyway, so meron ditong single player, multiplayer. Hindi ko pa nagagawa itong nalalaro itong multiplayer. And recommended for 4 players. At saka madami, mukhang madami pa nga kasing kailangan ayusin dito sa game nito. And inaabangan ko is this scenario, no? Fight of hordes, race against time, survive as long as you can. Siguro para itong ano, kung nakapaglaro na kayo nung 7 days, yun, ganon. So, mag-establish ka ng base, then may mga paparating na mga hordes, waves of waves ng hordes. Then, yun, tatalunin niyo yung mga waves na yun, titingnan nyo kung ilang araw kayo makaka-survive, di ba? Medyo masaya yon. Well, hindi pa siya available kasi nga early access, hindi pa tapos tong game na ito, pero medyo polished na siya. Madami nang sasabi na para itong Project Zomboid. Well, kagaya ng Zomboid, medyo komplikado yung game na yun, no? Based kasi yun sa ano, sa immersiveness ng gameplay. Ibig sabihin, para siyang totoo. Ito naman, more on graphics, no? Hindi kagaya din sa Zomboid. Mas maganda yung graphics ng Humanity. Yun nga lang, limited pa yung mga pwede mong gawin. Kasi, siguro kasi nga early access. And, pero ganun din, ang point, parang gagawa ka ng base, susurvive ka, punta ka sa point A to point B, then gagawa ka ng sarili mong adventure. Anyway, so, sa ngayon, meron ako dito 100 hours na paglalaro, and kukunti pa lang din yung alam ko, hindi pa rin masasabi na pro or what sa Humanity. At saka madami pang bugs, pag minsan kasi naghahang, pag minsan hindi gumagana yung keys, and madami pang kailangang i-address dito sa games nito. Pero hey, why not, diba? Mura lang to sa Steam, nabili lang to ng 2,000 yen, which is andito ako sa Japan kasi 2,000 yen, and ewan ko lang dyan sa Pinas, siguro mas mura, no? Iba kasi yung ating region. So, let's play, and sabi ko nga, nasa 100 days na ang aking, 100 days hours. Sa totoong buhay yun, na paglalaro dito sa game na ito. And, yan yung mga save game ko. And again, yan, samahan nyo ako ngayon kung paano laruin to. So, makita lang tayo sa magic ng editing. Makita lang tayo sa in-game. Starting point, select. Dito tayo sa for beginners. Tingnan natin kung maganda ng ating starting ngayon. Pickaxe. Uy. Nice. Mas may hammer ka agad. So, pinaking objective natin ngayon is makakuha tayo ng medyo malaki-laking bag para makapunta kaagad tayo dun sa radio tower. Okay, wala. And of course, this is on nightmare difficulty. Pinakamahirap daw. Matches. Tingnan natin dun sa pinakang bahay kung anong meron.
Jam. So hindi naman tayo dito magagawa ng base. Inuwa lang natin itong starting para makuha natin itong mga improvised axe na ito. Pero kung kagaya kanina may nakuha na tayo ng hammer, well, okay na yun. Ano ba ito? Golf club at saka tape. Kailangan natin yung tape na yun. Uy, box of nails and arrow. 30 box of nails. Kailangan natin yung kung tayo magsaset ng base malapit dun sa tower. So, kailangan muna natin is bag at saka syempre kotse. Tingnan muna natin yung kotse nito kung anong meron siya. Dog food at old cereal. Okay. Putek na yan. Wala, kahit ano. Of course, lock. Tutukin na natin yan. Beef jerky. Fridge. Wala din ah. Eto. Timbag. May laman ah. Wala natin kailangan niya. Pero ito kailangan natin itong duct tape nito. May bala na. Then compass din natin ito kailangan. Rug. A car battery. Teka. Aw, oh, napulot ko ito. May laman ng baterya. Okay. Dispose muna natin yung old back, improvised backpack. Then kuhanin natin to. Oh, nice. So maganda yung startup ngayon, no? Dito may machete pa. At least din natin problemahin pag tayo mag-hunt. Meron na tayong sharp object. Pansamantala siguro ang objective for today is makakuha tayo ng magandang backpack. Medyo malaki-laki. Then, after that, yung sa kotse. So, pansamantala, magbe-base muna tayo dito siguro for a few days. Pero hindi tayo magtatagal. Teka. 4, 5. Ano ba hindi natin kailangan? Check na ba dito? So, wala. Wala talaga. Yung host siguro, dyan na muna. Then, compass. May map naman kasi, kaya hindi mo kailangan yung compass eh, no? Yung matches is, dali natin. Para kung abutihan naman tayo ng snow sa winter kasi, di ba? Ay, mali. Snow sa labas. Hindi ko ito na-check. Wala din yung luggage. So, okay. Ang ating armaments ba tawag doon? Weapon, pickaxe, at saka itong machete, at saka yung bow. Usually, bow lang naman magagamit dyan. Lagay muna natin itong pickaxe dito. Dadali natin yan. Maglilipat na tayo. Kasi yung point niyan, no? Pupunta tayo dito. Andito yung radio tower. So, pinili natin spawning area. Itong dito. Kasi dito yung sa beginners. May mga gamit na. Yeah, para mas medyo madali-dali naman yung ating journey, yung adventure. So, objective for day 1 or kung hanggang kailan man, for the meantime, mag-stay tayo dito hanggat makakuha tayo ng parts ng vehicle. And makakuha din tayo ng medyo maayos size na gamit, kahit yung backpack lang, no? So, okay. Tingnan natin kung ilang araw in-game, ha? Tayo bago makapunta doon sa radio tower. And that's it. So,
gagawa muna tayo na at hindi, kailangan na pala yung pickaxe. Gumawa na kaya tayo ng ano muna, bench. Yes, bench, para kasi meron naman tayong hammer, di ba? Yung hammer. Okay, gawa tayo ng bench. Natin yung menu, equip natin yung hammer, and gawa tayo itong workbench na ito. Workbench for crafting all sorts of handy things. Yan, importante yan, kasi pwede tayong gumawa ng weapons kaagad palaban dun sa mga yon. Habang tayo ay naghahanap ng pagkagandang gamit. So, teka. Required resources is 6 wood, scrap metal, at saka 10 nails. Itong wood, well, galing sa puno, scrap metal dun sa mga kotse, itong nails. Pinakuha naman tayo yung nails. Ah, may nails doon, di ba? Wala tayong problema sa nails. Wala tayong problema sa resources. Problema lang talaga natin is yung ating lagayan kasi limited tayo. Balik tayo din sa garahe, nandun yung nails. Na-check mo ba ito? Anong laman mo? Walay. Okay, teka. Improvise axe, kuhaan natin ito. Kailangan yan. Ayan, box of nails. Tsaka kuhaanin na rin natin ito. Siguro. Tsaka tape. Noise. Bear trap yun, malamang. Tsaka tubig. Oh. May hammer pa dito. So, kung masira man yung hammer natin, ano pa rin. May reserva tayo. Tapos fuel can. Teka, unbox natin to. 17 box of nails. 17 nails pala. Okay, so meron pa tayong 7. diba? Meron natin kailangan yan. Itong pickaxe kailangan natin. Nagkukuha tayo ng scrap. Scrap. Ito, pagkuha ng scrap. Ay, mali. Ayan. Block. Metal sheet. Ayan, scrap metal. Times 4. Ano muna yan? So, and 6 wood. 6 wood is putulin natin tong puno gamit tong improvised axe na to. Meron lang sana ng palakol eh, nung makakuha ng palakol tayo. Para mas madali tayong makakakuha ng kahoy. Kailangan din natin tong kahoy na ito kasi once na magawa natin yung workbench, pwede na tayong makapag-craft ng bala ng pana. Inclusive, kaya mo nga ano eh, sa ngayon ha, since early access to, parang kaya mong i-clear to ng pana lang gamit. Well, nasa 100 plus hours ko nang nalalaro ito. And may mga bugs pa rin siya, pero let's give it a try. Kulang pa. Parang isa. Well, kulang pa lang isa kasi tinatamad tayong pumunta doon. Teka. At mag mga huy. Edi kahuyin na lang natin itong dito kasi pwede naman yun. Ayan o. Dismantle. Hold X. So basically para siyang zomboid talaga.
Pero iba yung graphics niya kasi nga meron tong 360 degrees na bird's eye view. Bird's eye view to, di ba? Third person. And may nails. Oh, inventory full. Oh, so yun. Nagawa na natin tong workbench. Let's try. So, meron tayong dalawang wood. Pwede tayong gumawa ng arrows or magcraft ng wood bow. Kailangan mo lang ng fibers at sticks, which is napakadaling kunin. Ito lang naman na mahirap ditong gawin eh. Itong repair kit, kailangan mo yun sa kotse. Pero pansamantagal, nagawa na natin yung kailangan natin. So, tapos sa labas? Wala. Lagyan na lang muna natin yung mga hindi natin kailangan dito. At pumunta na tayo sa ating paruroonan. So itong improvised axe, di natin kailangan. Scrap. Crossbow. Ito, di ba? Naman tayong crossbow. Tsaka ito, hindi yan kailangan. Yung letter. Mabasahin pa ba natin yung letter na yan? Okay, para din sa mga baguhan dyan, if you found this letter, then it's been too late for me, but maybe it won't be too late for you. I hope by writing this letter, the next survivor who find this will have a better chance than I did. It's been a while since the outbreak. The human numbers are getting less and the infected seems to grow stronger every day. What humans are left are either after something from you or will kill you for your gear. Supplies are dwindling as the remaining survivors are survivors scavenge the island. I bump into a few traders during my travels. They always seem willing to strike a deal. I used to try radio communication to contact them, but there wasn't always someone on the other hand. With what fuel was left and parts taken from other vehicles, I managed to get the odd car up and running, which helped get around this big old place. Every so often, I would, well, parang hint, no? Na merong kotse, may ganito ganyan. May mga survivors pang iba. And so on and so forth. So hindi na natin kailangan to. Lagyan na natin yan dyan. Teka, review. So pickaxe. Kailangan may pickaxe. Tsaka martilyo, wala pa ba yan? Hindi natin kailangan yung martilyo. Yung pickaxe di rin eh. Kailangan natin yan dyan. Kailangan natin machete and the bow for the meantime. So, let's start. So, nakagawa na tayo ng workbench. Anytime, pag mabusa tayo ng bala ng bow, pwede tayong bumalik dito and mag-craft. And ang ating objective is makakuha ng maganda-gandang bag. And parts na rin ng kotse para makaalis tayo dito. So, may dalawa tayong option kung ano pwede nating puntahan. Pwede tayo pumunta dito sa part ng map na to or yung mga nanditong bahay. I-hideout, makakuha tayo din ng bug. Or dito, tingnan natin dito. Siguro clear muna natin itong dito sa part na to. Okay, let's go. Kailangan din tayo makakuha ng winter clothes kasi autumn. Maya mo, lumamig. Wala tayong damit. Kakasakit yung ating character. Okay. Walay. Wala. Scars. Medyo naging scars na, no? Kasi nag-update nung nakaraan, siguro inayos na ng dev. Oo. Ano sinasabi ko? Aim for the head. Yun lang. Aim for the head. Yep. Aim for the head. Yep. So, kasi ito, nightmare difficulty. So, medyo mabilis yung mga zombies. Mas mabilis yung mga tumatakbo nga pala. May mga tumatakbong zombies pa, no? Diba? Para goods. So, bakit kasi nightmare difficulty pa? Lalang. Para immersive yung ano, XP
experience, di ba? Immersive. Pero, sa permadeath? Nope. Mahirap yung permadeath. Yung nakaraan, nag-permadeath nga tayo. Ano eh. Malapit na sana dun sa radio tower, puta. Bigla na lang may lumabas na bear. May lumabas na oso. Yun, na deads. Ewan ko i-upload ko yun next time. So, why not? Okay, so na-clear natin yung mga zombies dito. Hindi pa pala. Yeah, Robin Hood, panis. Okay, ayan, nauuhaw na siya, oh. So, inom na tayo kasi nauuhaw na siya. Ano yun? Pagkain, mukhang pagkain lang na naman yan. Natin ngayon kailangan pang pagkain dahil madami tayo sa base. Tsaka, naging scarce na. Medyo naging scarce na yung items, ah. Anyway. Okay. Teka. Kasi yung machete. Wala yung machete. Kailangan natin yung machete, dude. So, sa ngayon, kailangan natin, I said, bag. Natin si machete. Finish ya! Finish him! Diba, may mga moves. Every weapon. Yun yung ginagawa ng mga devs as of now. Nag-add sila ng mga animation. Okay, headshot. Nakaharang tumpo lang to. Malamang di natin natamaan yan. Ito. Oh, yeah. Ito pa. Oh, di ba? Kahit pa sabi mo, itatapat mo lang yung dot doon. Mahirap din, ha? Ano pa ganyan? Hindi tumama. Anyways, ang kagandahan sa bow, no? Nare-recover mo yung bala. Well, mostly. Pero pag minsan nawawala, eh. Pero at least may chance ka ma-recover yung bala. Di kagaya ng baril. Limited. Diba? Kasi madali siyang i-craft. Kailangan mo lang kahoy lang, eh. Meron ka na. Diba? So, kagaya sinabi ko, no, parang kaya mo i-clear ito ng bulang gamit mo. Yan, magtsatsaga ka talaga. Tsatsagay mo talaga yung isa-isa yun na ganyan, no? Ba? Bakit? Ba't ito na gano? Tinamaan ko ba? Wow! Yung pala yun. Ayan, may starter. Kuhanin natin to. Tinamaan siya ng pana, tapos yun. Umusok. Yun, no? So, meron tayong shotgun and 45 ng bala ng 45. Pero iba pa rin syempre pagka baril yung gamit mo, di ba? So, nag-level up tayo ng isa. Tingnan natin sa skills. Meron tayong 2 points. Wow, 2 points. Unahin natin yung lock picker, no, para mabuksan natin yung mga nakasara. Then, meron pa tayong isa. Ipunin muna natin. So, kung meron tayong lock pick, or kaya crowbar, pwede natin itong buksan. Ito, nakalock to, eh. Ayan, o. Oh, diba? Ngayon, pwede natin yan, kaso wala nga lang tayo lockpick. Ayan, o. Oh. Since meron na tayong skill para mag bukas ng mga saradong ano. Ayan. O, diba? Nare-recover yung bala niyang bow. Ngayon, syempre, meron tayong bala 23. So, kung magaling kang sumipa, 23 zombies ka agad yung mapapatay mo. Kung recoverable, yung iba doon, madudoble yun. Di kagaya ng baril, maingay na.
hindi po bumabalik ang bala. So dito, sa parte dito, meron siyang buildings or bahay. Yan, try nating i-clear yan. Teka, o nga. Gamit ang ating crossbow. Ah, hindi pala crossbow to. Hunting bow. Op, nagugutom na siya. 40%. Kain tayo ng apple. Kain tayo apple. Apple. Okay. Hindi yan. Kailan tayong bala niyan. Yung bala, may bala tayo na ito pero nandun sa kabila, di ba? Kinuha natin. Ah, meron pala. Meron pala eh. Oh, so, reload. Pero hindi natin ubusin yung bala niyan dito. Hindi natin gagamitin kasi mag-iingay yan. Pa-snipe-snipe lang tayo na itong... Nito. Oh, shit. Ayun din, no? May mga zombies na nakabug. Pero hindi mo pa na-access eh. Hindi ma-access itong mga bugs na ito. Ewan ko. Yan, oh. Siguro under development pa. Sa ngayon. Diba? Kahit malalayo, basta nasa screen, may tapat mo lang yung cursor na yan. Oh, shit. Ano, stuck ka dyan. Oh. Isa ka na lang natin i-recover. Puntahan. Oh. Tao pala. Masyado sensitive itong mga zombies natin. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Recover natin yan. Atayin lang naman siya doon. Oop. Saan may ulo mo? Oh, hindi pa nakareload. Ayun. Oh, may nag-i-stroll dito sa likod. Parang lasing lang ah. Dami na inom. Oh, shoot. Ow. Lalo pag hindi ka sanay sa keyboards and mouse sa kagaya ko, ang hirap. Isipat din, no? So, kagaya nyan, ayan, makaka-recover pa tayo siguro ng ibang bala dyan. Pero hindi ko natanda kung saan napapunta yung iba. Okay. Linisin na natin to. Abala lang yan mamaya eh. Oh! Bigla siyang gumalaw. Okay. Okay na. Clear na ata. Scrap metal. Battery and the wood. So, meron tayo starter at battery. May battery pa tayo dun, diba? Kuhaan na rin yan. Pero paggagawa tayo ng gagawa tayo ng iba pang car. Okay, mga gabi na. Wala pa rin tayo nakukuha ng maganda-gandang gamit or bag. Ano ito? Battle of Painkillers. No, nawala. Kasi yung painkiller. Nawala, di ba? Okay. So, yun ay bug. Yung bote kasi yun na painkillers, pwede mong i-open yun, din lalabas yung mga tabletas. Kailangan natin yung screw na yan para paggagawa tayo ng repair kit. Battle of Purified Tubs, hindi ko kailangan yan. Kasi hindi scarce yung tubig eh. Nakuha, ano natin to. Pasukin natin yun, tingnan natin.
So, anong meron? 7.62mm na hunting rifle na nito. Wala naman tayo yan. Yan mo na yan. Wala rin bag. Energy drink. Okay. Wala din anong wardrobe. Kaya tayo dyan. Ano ito? Soda, chocolate bar. Wala din laman ng ref. Medyo scarce ah. Natin nakuha dito maganda-gandang gamit. Ayan muna tayo. At kinuha ko na pala yung chocolate bar dun ano. Yan. Okay, knife, dirty water, tirahin na rin yan. Malamang medyo gabi na siguro. Yan. Ang hirap din magsipat talaga, no? Yan, wala na yung binala natin dito, di ba? Ayun sa. Oh. Gulat ko. Anilin natin yun na machete. Sa isa at ano, tagain na lang yan, di ba? Ganyan. Yeah. Saan yun? Madami-dami din yan. Oh, fuck. Walo. Ah, gumagalaw eh. Oh shit. Ayun. Pag moving target ang hirap. Yan yung cursor. Kaya nga iniba ko yung kulay niya, hindi naman akong pula eh. Kasi pag nag-snow, hindi mo na alam kung ano yung, kung nasan yung cursor mo. Kasi nga puti. Ah. Okay, doki. Pero talagang kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya pag gagamit ka ng araw. Kasi ang tagal yan eh. Diba? Teka-teka yan eh. Hindi kagaya ng barrel. Kapaw-kapaw ka lang. Pow-pow-pow. So clear na tayo dito. Hanggang ngayon wala pa rin tayong damit. Na maayos-ayos. Sinerge naman natin doon, di ba? Wala namang kahit hoodie man lang. Oh, ano mo nandito sa likod nito? Smiley face shirt.
Smiley face shirt. Ito na lang. Ay. Tangi. Ayan. Si drop natin ito. Siyam na lang yung bala ng pana. Hindi pa din natin alam kung anong oras. Pero ang ganda ng condition ng pachete, oh. Diba? May kita nyo dito sa right corner. Come on, come here. Let's reach out sa pana. Injam pana, kakana kana. Oh fuck. Asan na? Mmm. Sana. Okay. Alright. Dalawa. Ang paisa. Ow! Poke ka. Reload! Ano ba yan? Tagay na lang natin yan. Retrieve arrows. Retrieve. Pero at least meron na tayong dalawang parts ng kotse. Kailangan natin yung mga pump belt, fuel, ano ba? Fuel pump ba? Basta yun. Meron tayong battery at saka yung starter. Pero sa experience ko kasi is 100 plus hours. Mahirap hanapin yung starter na yun. Pero at least nakuha natin kaagad na maagap. Or conform din sa RMG ng game. Kagaya ngayon. Nung nakarang laro ko po, ano, pangkaraniwan lang ang mga hoodies, mga sweaters. Ngayon wala. Wala kang makuha. Patay tayo dyan. Kakasakit ang ating kakasakit tayo. Inom muna. Energy drink. At least pag nag-inom ka ng energy drink, yung stamina mo is hindi magdi-deplete kagad. Pati pagkain. Ayun, pocket watch. Nice. Pocket watch. Teka. Keep muna lang natin yan. And itong mineral water. Nagugutom na naman tayo. So, kainan natin itong tomato soup na yan. Pag kinamin yung tomato soup, parehas eh. Pati yung sa stamina at saka dun sa sa pagkain, sa food na re-replenish. Nice! Peanut butter! Oh, yun. Nag-100 na. Yun. May kotse ulit dito. Tingnan muna natin. Baka may mga zombies. Wala siya masyadong... Nice! Fuel pump! O, ayan. Teka nga. Ito, latang to. Tanggalin natin to. Then, kuwani. Ay! Tanggalin nga yung latte. There you go. Fuel pump. Ayan. Okay, tayo dyan. Hindi mo pwedeng i-tackle to, no? Itong pulis na to. Shoot. Naka-helmet yan eh. Oh. Hindi mo pati siya may headshot. Naka-helmet. Naka-helmet. Okay, tanggal. Ayun, saka lang. Balik mo yung arrow ko.
Ano ba nasa likod mo? Hunting rifle at saka itong matches. Yan, din kailangan yan. Hunting rifle, teka-teka din kasi yan eh. Okay, level up na ulit. Nice. Panipisin lang natin tong mga zombies dito. And teka, anong oras na ba? Alas 6. Okay. What the fuck? Oh, yan na. Pwede nating i-wipe ng shotgun to mga ito eh. Ano palagay mo? Pwede natin. Ano? Come on. Sige, sige, sige. Boom. O, diba? Ay! Hindi pala pwede ito. God damn. Oh, yeah. Come on. Nadalwa na lang yung bala ng pana. Bago. Meron. 9mm. So, kuhanin na nga natin yan. Sayang din yan. So, wala nang balang ating pana. May aso na naman kasi. Yung mga asong yun, mahirap ding, mahirap ding patayin yung mga yun. Mabilis kasi. Balikan na lang natin yan. What you got? Wala. Kainin na natin yan. Oh shit. Ay, dami. Sige, go. Come on, come on, come on. Dami. Inubos ko na yun. Inubos na natin. Ay, shit. Okay. Ubos. Diba? Okay. Ubus nga, ubus din naman yung bala natin. Hampas pa yun ah. Litchi. Nakahampas pa siya. Bale.
Sisay muna natin ito. Tingnan natin kung ano meron. Okay. Rag nga. Nakuha natin yan. Or sa ba? 1900. So, alas 7 yan. Mga natira eh. Come here, come here. Come. Yeah. Palubag loob. Wire lang ang laman mo, nag ano ka pa, leche. Ito, baton. Kailangan yung baton. Wala eh. Dito ano meron. Wala din. Ha? Ngayon yung tumatakbo. Yeah. So to a gas station. Mahigin naman na na-clear natin yung pailan-ilan dyan. Oh, Magnum. Naman tayo Magnum eh. Chocolate bar. Hindi na kailangan natin. Kailangan natin i-part ng ng kotse. Naubos ko dito. Yung pala yun. Okay. Wala. Scores. Okay, magtatawag ka niya. Oh, meron pa. Okay. Ay, tanga. Tanga. Takbo. Talaga yan. Tabay. Unable to grapple kasi malaki siya ganun. Shit. Tibayin to. Visit.
Ito si Taba, masyadong... Visit ka. So, kahit makapag-uwi man lang, saan tayo ng gasolina na lang? Wala. Pag-uwi ng gasolina. Ayun. Mm-hmm. Ano na yung ating tapon nga natin yan. Yung ating weight. Ano bang gasolina dito? Gasolina, gasolina, gasolina. Wala, wala natin. Makakuha lang tayo ng belt, no? At least makakalis na tayo. 45. Ano na yan? Tsaka damit nga pala. Nga pala damit. Nice. At least dami mga weapons. Laundry. Hindi tayo dito sa laundry. Close muna natin. Ayun. Wrap muna natin yan. And then, ay, tangi. Di ba ako sanay? Ayun. And drop natin to. Naku naman, jama. Sige dyan. Ito ka, yan. So, that times 2. Cup. Beans. Ano natin yan. Ayan. Mga alulong na yun. Yung mga asong ulul. Oh, okay. Dito. Mga asong ulul kasi. Maka... Ayun yung aba. Gumagapang ka pa rin. Dito ba yun? Gumagapang pa rin siya. Maubos na yung baterya. Okay. Yan na, umulan na. Sigaw. Umulan na po. Ano bang makukulimbat natin dito? Soda. Cashew nuts. Inventory full ni. Kailangan natin kumain. Oh. Gamitin na natin total 52
points na lang yung ating HP. May Apple. Mm-hmm. Yung oras na ba? Oh, 5 na pala eh. Hala, mahabol pa rin siya oh. Sa kanyang misery. Okay. Tapos Lena, pwede pa kayo matulog? Alas 5 na eh. Too early to sleep. So, hindi tayo nakatulog. Nalibang. Cashew nuts. Kaya natin yan. Yan. So, one day passed and medyo naktira natin yung part dito ng gasoline station. Nakakuha tayo ng battery, starter motor, at saka fuel pump. So, isa na lang kailangan. May gasolina na rin. Gusto ko sana itry yung parte dun eh. Medyo dun sa, teka, bulan. Silong tayo. Okay, so yung parte dito, ito kasi hardware. Then dito, madami mga nakapark dyan na kotse. Baka meron diyang part na kailangan natin para makalarga na tayo dito. Pero once na pa napatakbo natin yung kotse, no, mapatakbo natin, babalik tayo dito kasi sisipsipin natin yung ibang natitirang kotse. Sisipsipin, kukunin. Siphon, di ba? Ibig sabihin siphon, di ibig sabihin sisipsipin. Come on. Langya kayo, dalawa pa. Kasama pa si Taba. Mga, si Taba ang makunat eh. Pwede man di masyado. Nilamig na. Unat niya talaga oh. Patay na isa. Tingnan ko na ba ito? Ano naman mo? Walay. Pati ito. Match. Ito rin ba? Magnum. Ito nga yung Magnum. Ina. Mahalulung. Anywho. Saan yung mahalulung na yun? Wala, wala naman talaga. Ito tumatakbo tong kupal na ito, malamang eh. Diba? Well, anyways, madami yan. And medyo matatagalan tayo bago i-clear yan. So, tapusin ko na dito muna sa ating Humanity episode 1, day 1, road to the radio tower. So again, this is the Popsis Assorted.
Teka, di, nakapagpaalam ba ako una? Pops is sorted, then thank you for tuning in. Kung nagustuhan niyo yung gameplay na to, please leave a like and comment. And if you subscribe, syempre, mas makakatulong sa kagaya kong content creator. By the way, this game is still on early access. So, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Pwede yun. Pwede yung ganung, ano, merong ganung aspeto. Kahit hindi tapos yung game, pwede mo na ibenta. At this is not a major game kasi hindi siya yung AAA, no? Kagaya nung ibang mga games. So, dinidevelop pa lang siya. Habang nakarelease na, gumagawa ng community and para makapag-suggest dun sa mga devs kung anong i-add for the future content or kung bago maging fully game na talaga siya. Dito nga pala tayo nagubad. So, yon. And again, this is Pops Assorted and I will see you on the next episode, maybe a few days from now. Pero pansamantala, babalik na muna ako dun sa base and makagumawa muna ng mga bahala ng pana. And i-click-click ulit yung area doon. So, yon. Maraming salamat po. Bye-bye.